Tignan mo nga naman itong si Utoy na nag-rap sa post pa. Pag ganyan-ganyan lang niya tol, pero akalain mo bang isa itong kilabot ng Bohol sa Puting Bato, Buena Vista? Para sabihin ko sa'yo, hindi lang naman bababa sa 15 ang mga taong kanyang itinumba at kasama sa kanyang mga binira ay may mabibigat na pangalan pa. Sino ang kilabot na hitman or gunman na ito? Paano at bakit siya humantong sa pagiging kriminal? Bago tayo magpatuloy, nais ko lang i-shoutout ang mga taong ito na sumusuporta sa channel. Maraming salamat sa inyo tol ha, at lagi kayong mag-iingat. Alright, simulan na natin! Emegdio Aparase Jr. o mas kilala sa alias na Medyong, Tubong Mindanao ang kanyang mga angkan. Ika nga nila, gambalain mo na ang lahat, wag lang ang taga Mindanao dahil maraming mga batikan doon pagdating sa Bakbakan. Maraming ang mga tao ron ang sanay sa mga sigalutan dahil sa mga ratratan gaya nito ni Medyong. Sa pangangamba ng mga magulang ni Medyong na baka sila ay maimpluensya ng umano nilang mga kamag-anak na umanib sa mga rebelde, nagpasya silang lumayo-layo patungo sa mga kamag-anak rin nila na nasa Puting Bato, Buena Vista, Bohol. Sa hirap ng buhay nila ron, bata pa lang si Medyong, marunong na itong magbanat ng buto. Nagtatrabaho siya habang pinagsasabay niya ang kanyang pag-aaral sa eskwelahan ng elementarya. Working student kumbaga. Hangas sa kasipagan nitong amo ni Medyong sa kanyang pinagtatrabahuan, maayos din ang ugali nito at pakikisama. Dahil dito, inalok at pinangakuan si Medyong ng kanyang amo na tutulungan siya nito sa kolehiyo kung magiging consistent siya sa pag-aaral at kung huhusayan niya ang kanyang performance. Not until the moment when everything in his life changes at once. Pagtungtong niya ng 13 taong gulang, habang magkasamang naglalakad si Medyong at ang kanyang ama, ay biglang may isang taong pinaputukan ng kanyang ama sa di malamang dahilan. Abot langit ang kanyang dalamhati para sa kanyang ama, at dahil sa insidenteng yon, biglang nagising ang natutulog na halimaw sa kalooban ni Medyong na talaga namang gutom, uhaw, at sabik na sabik ang halimaw nito na kumawala sa hawla. Sa madaling salita, doon na nagsimulang mabalutan ng poot si Medyong at hindi na maaalis sa bokabularyo niya ang salitang paghihiganti. Nag-alaay siya return si Medyong matapos ang mangyayaring yon dahil bumalik siya sa Mindanao upang humingi umano siya ng tulong mula sa kanyang mga kamag-anak na di umanong mga rebelde, at sinasabing doon siya nagsanay magmula sa galawan ng kilusan, paghawak ng baril hanggang sa pagkitil ng buhay. Sa edad na 14 anyos pa lang daw nang umano magsimula siyang pumaslang ng tao. Time skip tayo no. Dumating ang araw, 16 anyos na siya. Handa na siya makipagratratan at tugisin ang mga tao may kinalaman sa pagbira sa kanyang ama. Kaya napagpasyahan niyang bumalik sa Puting Bato, Buena Vista, Bohol para simulang ikasa ang bitbit niyang bengansa. Subalit nasiraan siya ng loob sapagkat nabalitaan niya na tinira na pala ito ng isa pang gunman sa Bohol, si Elmer Melencion alias Eti. Naunahan na pala siya ng taong ito. Pero sinasabi magkakaalyado pala ang mga taong ito at bumuo sila ng maliit na grupo na pinangungunahan ni Medyong. Dito na magsisimula ang kanilang malupit na plano at malapilikulang krimen sa kung paano nila babanggain at totodasin ang mga taong kanilang aasintahan. Kaliwat kanan ng ginagawang ingay ng mga ito, lalo na ang mainit-init na si Medyong. Taong 2016 hanggang 2018, malaking takot at pangamba ang naranasan ng mga residente ron sa Puting Bato, Buena Vista, Bohol dahil sa mga sunod-sunod na pamamaslang na umanong grupo ni Medyong sa mga tao, pati sa mga opisyal ng lokal ng pamahalaan sa naturang lugar. Hindi nila pinalampas na tudasin ang kapitan ng barangay sa lugar na si Antonio de Gamoniones Sr. noong September 2, 2016. Biktima rin nila Medyong ang ilang mga magsasaka, teacher at habal-habal driver mula sa iba't ibang barangay at lalawigan ng Bohol sa parehong taon na rin yon. Fast forward, March 23, 2017. Mag-isang hinarap ni Medyong ang kagawad ng barangay Puting Bato, Buena Vista na si Benedicto Melencion, dating miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit at ang isang lalaking seaman na kinilalang Cielo Pakibot. Mag-isa niya umanong nilooban at niratrat ang mga biktima habang magkasamang nag-uusap ang dalawa
sa pamamahay ng seaman. Pinaputukan sila ni Medyong ng caliber 30 carbine rifle. Natamo nila ang mga tama ng baril sa iba't ibang parte ng kanilang katawan na kaagad nilang ikinamatay. Ayon kay Senior Inspector Benicer Tamboboy, hepe ng Buena Vista Police Station, galit ang motibo ng krimen matapos malaman ni Medyong na si Benedicto pala ang isa sa mga opisyal na naatas ang hanapin at dakpin siya. Iniuugnay din na si Medyong umano ang bumira kay Ursulo Petalcorin na barangay councilor sa lugar noong February 22, 2017. Pagkaraan ng isang taon, umugong na naman ang pangalan nito ni Medyong doon sa naganap na disco party para sa pagdaraos ng Buena Vista Towns Foundation Day. Kahit na mistulang bantay sarado ang lugar mula sa security forces gaya ng mga sundalo at mga pulis na inilapag sa palibot, ay hindi ito balakid para kay Medyong na may daladalang init ng paghihiganti. Kalkulado niya ang plano and when the door opens, agad niyang sinunggaban ang pagkakataon and bang! Agad niyang pinaputukan sa ulo gamit ang kalibre 45 itong si SPO1 Alejandro Estorjillo na isa sa may pinakamataas na posisyon sa Buena Vista Police Station. Dali-daling rumisponde ang mga alagad ng batas subalit nahirapan silang mahanap ang salarin sapagkat nasa kalagitnaan sila ng napakaraming tao na nagkakagulo, nagtatakbuhan at nagsisigawan dahil sa takot ng marinig ang putok ng baril. Ayon pa nga sa inisyal na imbestigasyon, ang taong nagngangalang Dante Betaganzo ang una nilang suspecha sa pagpatay kay SPO1 Alejandro. Si Dante raw ay umanong kasamahan ni Medyong. Ngayon, mainit ang dalawang ito dahil si SPO1 Alejandro raw ay di umanong pinatay ang nakatatandang kapatid ni Dante na kaibigan din umano ni Medyong. Kaya nangako silang dalawa na ipaghihiganti nila ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Tinutukan daw umano ng baril ni Medyong si SPO1 Alejandro, ngunit nakalaban nito, kaya binakapan ito ni Dante na agad nitong pinaputukan sa ulo. Hindi naglaon, nagbago na ang naratibo at kumpirmado na si Medyong nga ang pangunahing suspect. Malalaman na nagpanggap pala siyang babae para makalapit sa spot ni SPO1 Alejandro. Nagsuot siya ng damit pang babae at wig para sa kanyang pagbabalat kayo. Matapos ng matagumpay na pagbira ni Medyong, dali-dali itong tumakas at sumabay sa mga tumpok-tumpok na mga tao na nagkakagulo at nagtatakbuhan palabas. Samantala, nakatakas din si Dante na dumiretso sa Cebu, subalit natuntun din siya ro ng mga pulis na may daladalang warrant of arrest para sa previous case niyang pagnanakaw. Subalit binalak nitong manlaban, kaya agad na inunahan nito ng kapulisan na agad niyang kinabawian ng buhay. April 24, 2018, Emigdio Aparasi Jr. alias Medyong strikes again. Hindi na naman ito nirespeto kahit ang mismong residente ng mataas na opisyalis na si Epitacio Pedoche Escabas sa Barangay Baluarte, Buena Vista, Bohol. Nilooban ito ni Medyong kasama ng kanyang tatlo pang mga kasamahan na ang isa ay kinilalang si Edwin Degamo at ang dalawa na unidentified. Noong araw na yon, wala ang kapitan at mag-isang nanonood ng TV ang kanyang babaeng anak. Napansin ang babae na nag-iingay ang mga manok sa bakuran nila. Nang lumabas siya upang tignan, nagulantang siya dahil tumambad sa kanya ang most wanted sa Bohol kasama ng mga bataan nito. Nang makita nila ang babae, pinadapa nila ito, tinutukan ng baril na may kasamang pagtatanong kung nasaan ang ama ng babae na si Kapitan Escabas. Paulit-ulit nitong sinasabi na hindi niya alam. Sunod nilang itinanong kung nasaan ang mga baril ng kapitan. Dahil sa takot, agad itinuro ng babae ang kinaroroonan ng mga armas ng kanyang ama. Dali-daling ninakaw nila Medyong ang isang shotgun na nagkakahalaga na 26,000 pesos, bulletproof vest na nagkakahalaga na 15,000 pesos at cash na 64,000 pesos. Ayon sa hepe ng Buena Vista na si Senior Inspector Rolly Lauron, maaaring higit pa sa pagnanakaw ang balak gawin ng grupo ni Medyong dahil matatandaan, nakatanggap pala ng death threat ang naturang kapitan mula kay Medyong. Buti na lamang at wala ang kapitan doon, kung hindi baka kung ano nang mangyari sa kanya at pati sa anak niya. May 27, 2018, huli na namang gumawa ng ingay ang grupo nito ni Medyong. Sa pagkakataong ito, isang mayor naman na si Ronald Tirol alias Sample ang kanilang sasampulan. Sa araw na ito, magkakasama sina Medyong, Elmer Melencion at ang isang kasamahan nila na nagngangalang John Doe. Tanghaling tapat araw ng Linggo, pumunta sila sa sabungan ng Barangay Asinan, Buena Vista kung saan naroon ang mayor. Ngayon, ganito ang siste.
Magkasamang nilooban ni Namidyong at Elmer ang arena ng sabungan habang si Jando naman ang lookout na nag-aabang sa labas. Nang makita nila ang spot ni Mayor Tirol, dito na nagsimula ang putukan. Tinamaan sa mukha ang mayor ng 3 bala, 2 sa kanang mata at 1 malapit sa panga. Nagbibigayan naman ang 2 panig ng pamamaril sa pagitan ni Namidyong at ng mga bodyguard ng mayor. Kalaunan, matagumpay na nakatakas ang grupo ni Midyong matapos nilang ma-accomplish ang misyon nila at dead on arrival naman si Mayor Tirol. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, malalaman na tinangka na pala ni Elmer na i-assassinate si Mayor Tirol noong taong 2014 doon naman sa isang sabungan sa Clarin Town at mayroon na rin siyang pending na warrant of arrest para sa kanyang previous murder case. Bigo ang assassination ni Elmer noon, kaya kanila nga itong binalikan na ika ng pulisya, quote-unquote, unfinished job mula umano sa mastermind nila. Maari may malaking kinalaman daw kasi rito ang mga katunggali ng naturang mayor pagdating sa politika at sa negosyo. At ang grupo raw ni Midyong ay allegedly gun for hire mula sa kung sino man ang mastermind nila na gustong-gustong tugisin ng mayor. Ngayon, dahil sa kabagsikan ni Midyong, pinatungan siya sa ulo ng mga otoridad na 200,000 pesos na reward kung sino ang makakapagbigay impormasyon sa kinaroroonan ni Midyong at kung sino man ang makakahuli sa kanya. Ngunit sadyang napakadulas ng batang ito. Marami nang isinigawang operasyon ng kapulisan, subalit bigo silang madakip at palagi na lang nakakataka sa batas ang kilabot ng Buena Vista, Bohol. Not until the day comes that his burning fire will be extinguished. June 6, 2018, araw ng Miyerkules, ang huling pagsalansanig ni Midyong. May mga concerned citizen ang naghatid ng kanilang nalalaman na magtuturo sa hideout nito ni Midyong noong June 5, araw ng Martes. Nakita raw kasi nila ang kriminal sa may barangay Concepcion, Danao. Agarang umaksyon ang SWAT team sa pangunguna ng hepe na si Superintendent Gaylord Tamayo doon sa naturang lugar. Naglatag sila ng checkpoint para hindi na makabalik ang suspect. Kalaunan, itinuro ulit si Midyong ng mga nakakita sa kanya doon naman sa poblasyon, Danao. Kaya dali-daling rumispondi ang team. Pagdating nila ron, may isang tao na nakakita sa kanya na nakasuot daw ng hoodie jacket si Midyong na tumungo sa sitio Santa Ana, Barangay Concepcion. Nagpatulong ang naturang SWAT team sa taong yon para dalhin sila sa pugad ni Midyong. Naglakad sila ng 2 oras mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Nang makarating ang mga mabibigat na mga armadong operatiba sa lugar, nakita nila ang isang bahay kubo na pinaniniwalaang ito na ang isa sa mga hideout ng most wanted sa Buena Vista, Bohol na si Midyong. Ang nasabing bahay kubo ay matatagpuan mga 7 kilometro ang layo mula sa pinakamalapit na komunidad ng barangay. Nasa gitna ito ng bundok, walang signal, nag-iisa, walang kapitbahay at ani lang mahirap daw talagang puntahan. Sa wakas, ang batigan, matinig, madulas at ang batang kilabot sa Buena Vista, Bohol ay siya nang mabibitag. Ngayon, sinimula na nilang paligiran si Midyong. Sinabihan siya na, "Emigdio, Dong, sumuko ka na, napapaligiran ka na namin." Agad siyang sumagot na, "Yes sir, suko na ako sir, suko na ako." Ingat! Ingat, ingat! Walang puputok ha! Walang puputok dito sa atin! Ingat! Last slide! Check nyo, baka na booby trap! Baka na booby trap! Huwag kumpiyansa! Ha? Sinong wasak? Sinong wasak? Positive? Positive, hindi. Subalit nang aarestuhin na siya, bang, 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 mga putok ng kalibre 45 ang pinatunog ni Midyong mula sa kanyang panlalaban na agad niyang ikinamatay mula sa mga pulis na nais lamang protektahan ang sarili nila. Mabuti na lamang wala ni isa sa kanilang mga kasamahan ang nasaktan. Bukod sa ibang tama na natamo ng katawan ni Midyong, sapul pa siya sa muka, partikular ang kanyang kaliwang mata. Bukod sa natuklasan ng mga pulis ang kalibre 45 na ginamit na baril ni Midyong sa kanila,
Natuklasan din nila ang isang granada na balak pa sanang ibato kung nagkataon. Natuklasan din nila ang isang medalyon na si Saint Benedict na pinaniniwalaang anting-anting ni Medyong. Ngunit sabi nga ng mga pulis, kumpiyansa si Medyong dahil sa kanyang anting-anting, pero hindi porke hindi siya nasasakote ay hindi rin nauubos ang kanyang swerte.